Passport appointment. Paano mag-book ng appointment para sa passport natin online? And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nandito tayo sa website ng DFA para sa passport, that's passport.gov.ph. And ang gagawin ko ngayon is magbubook ako ng online appointment para makapag-process ng passport. Applicable to para sa mga bagong applicant or yung mga kukuha pa lang ng passport for the first time or yung sa mga renewal. So, click ko itong OK. And then, meron tatlong option dito. Kung meron kang existing appointment na ginawa na before, pwede mong i-click ito. Pero kung first time mo or mag-renew ka ng passport, click mo itong schedule an appointment. So, click ko ito. And meron ditong terms and conditions. May reminder dito na dapat ang gamitin natin is Google or Yahoo email. Ito yung at gmail.com or at yahoo.com. Kung gumagamit ka ng Android na phone, mapa Samsung, Huawei man yan, or iba pang Android phones, normally gumagamit na tayo dyan ng Gmail account. And just in case na gusto mong gumawa ng bagong Gmail account para dito, meron kaming ginawang step-by-step tutorial guide para magkaroon ng Gmail or Google account nga at makareceive ng mga emails mula doon. So kung meron ka na ng Gmail account or Yahoo account, pwede na mag-proceed. I-click lang tong by proceeding with this application. Kailangan kasi nabasa mo muna to bago mag-proceed. Ito ang terms and condition. And itong nababasa natin sa baba is more on about sa data or yung mga information na ipoprovide natin later sa pag-book online. And then, mamili ka lang kung start individual appointment, ibig sabihin pang isang tao lang, or kung higit sa dalawa ang kailangan mong i-book na appointment, let's say dalawa kayo maglalakad ng passport, piliin lang tong start group appointment. So, click ko muna tong start group appointment. And kung ang pipiliin nyo is yung individual, almost pareho lang din naman yung magiging process. Pareho yung mga information na ihingin, pero isang tao lang ang kailangan nyo i-provide. Pero dito, kung group appointment, pipiliin nyo lang kung ilan. Ang lalakarin ko or ang i-apply ko is para sa apat na tao. So, click ko tong 4, and then click ko tong next. Ito yung mga ipoprovide natin information. Yung site location, date and time, personal information, and the rest dito. So, pag natapos na natin to, magkakaroon na tayo ng appointment. Para sa region, depende kung nasaan ka, let's say nasa ibang bansa ka, pwede ka pa rin mag-book or mag-request ng online appointment. So, ito yung mga pagpipilian. So, pipiliin nyo lang kung nasaan kayo. Para naman sa Asia Pacific, meron din yan dito. Let's say nasa Malaysia ka, and then pwede mo nang piliin from here. So, balik tayo kasi kung nasa Philippines ka, ito na ipipiliin natin. And then, pipili lang ng site na pinakamalapit sa iyo or yung pinakagusto mong puntahan para ma-process nga yung passport mo. Kapag nakapili na, dito sa pinakabandang baba, i-click lang tong I confirm that I have read and understood yung condition dito sa bandang taas. Ang mahalagang tandaan natin is kung ano man yung mabubook nating appointment, hindi na ito matatransfer sa ibang tao. Hindi rin siya pwedeng i-reschedule. Ang mangyayari is kung kailangan mo talagang baguhin or hindi ka makakapunta dun sa una mong nilagay na oras at araw, kailangan mong i-cancel yung una mong appointment at mag-create ng panibagong appointment. Pwede rin magbayad during online appointment or over-the-counter option dun sa DFA. Pwede magbayad gamit ang debit card or yung ATM credit card, yung e-wallet katulad ng GCash, pwede rin yan. And also, kung sakaling meron kang urgent travel dahil sa emergency or employment reason, may advice dito na pumili ng pick-up release of passport. Or kung walang pipiliin ganon, pwede tayo mag-avail ng online courier delivery service kung saan aabutin ito ng 10 to 15 working days para ma-process. And itong option na to is applicable lamang kung sa Pilipinas ka naglalakad ng passport. And meron tayong allotted time para makomplete itong ginagawa nating transaction. So proceed na tayo, click ko itong next. And then pipili ng araw dito. Kapag red, ibig sabihin fully booked, hindi na tayo makakakuha ng araw dyan. Kapag naman walang kulay, ibig sabihin either holiday or weekends yan at hindi na tayo makakapagpili din dyan. Or hindi naman kaya is hindi pa available para makapag-book. Katulad ng mga advanced dates na nakikita natin, hindi pa dyan pwede mag-book. Ang pwede nang talaga is yung mga naka-green. Katulad nito, pipili lang tayo dito ng oras. So, pipili na ako ng araw and also ng oras na din. Meron na lang 10 slots para sa oras na to. And then, click ko tong I'm not a robot. And then, click ko na yung next. Meron ditong note na kung sakaling ang applicant is minor, mag-a-ask ng additional information like sino yung kasama niya mag-travel in case na mag-travel na.
And also, dito sa baba, kailangan lahat ng information is tama. Yung first name, middle name, last name, dapat tama yan, pati na rin yung date of birth. Basically, i-double check natin lahat ng info. Kasi kung mali yan, hindi yan pwedeng i-correct doon sa site. Hindi nila pwedeng i-edit yon. Ang mangyayari is kailangan mong i-cancel yung appointment and mag-set ng new appointment. So, mas maganda na tama lahat ng information para hindi na tayo magkaroon ng problema later on. So, check ko to. So, kapag group appointment, meron ditong numbering. Applicant 1 muna yung pipilapan natin. Pero yung mga information is pareho lang din sa mga 2, 3, or 4 applicant. Depende sa kung ilan yung final natin na pang-appointment. Hihingin yung mga information like phone number or cell phone number. Yung mobile number is required kasi may asterisk. Yung email address, again, Gmail or Yahoo email lang ang tinatanggap. Kailangan din siya ilagay dito. And then yung last name mo, kailangan din ilagay dito. Yung first name and also yung middle name. So, yung email address, kailangan siyang i-enter twice nga pala, katulad ng ginagawa ko ngayon. And then, sa mobile number, kailangan din siyang lagyan ng info. Sa phone number, okay lang na walang laman kasi wala namang asterisk. And para sa date of birth, kung sakaling minor nga, mag-a-ask na additional information. So, katulad nito, may nag-pop up dito sa bandang baba kung sino yung kasama niya. Pero, kung hindi naman yan minor, wala nang additional information. And then, kailangan lang piliin yung civil status, kung yung birth legitimacy, kung legitimate ba or illegitimate. And then, country of birth, kung saan pinanganak, kailangan din ilagay dito. So, kapag okay na lahat ng info, pwede nang i-click tong next. And then, kailangan lang i-provide yung information about sa tatay naman and also sa nanay. So, kompletihin ko lang lahat ng information dito. Kapag okay na lahat, click lang yung next. Tandaan, nauuna ulit yung apelido. And then yung given name or first name and then middle name. So, click ko tong next na. Application type. Kung new, kailangan lang piliin yung new dito. Kung for renewal naman, kailangan ilagay dito yung old passport number and kung kailan din na-issue yung passport na yon. Kung lost, kailangan din ilagay yung old passport number, pati na rin yung information kung kailan na-issue and kung saan ba siya na-issue. So, kompletihin ko lang lahat ng to. And nakompleto ko na, kasama na din yung emergency contact person. So, click na yung next. This time address naman, kasama na rin yung occupation. Kung wala occupation, nalagay na lang yung NA. Yung office number hindi naman required, so hindi ko na ito lalagyan, pati na rin yung office address. So, yung may asterisk lang ilalagyan ko. After i-click yung next, this time applicant 2 naman. So, parehong-pareho yung type of information na hinihingi dito. Yung complete name, again, nauna yung last name, given name. And middle name, and the rest na info dito. So, kompletihin ko lang hanggang sa applicant 4 and then proceed tayo later on. And kapag nakompleto na lahat until application 4, click lang tong finish application and click ko tong OK. Kailangan mag-provide dito ng phone number and mobile number kung sino ba yung parang point of contact or yung tatawagan nila or kukontakin nila just in case na may mga katanungan tungkol dito sa group appointment. So, nalagay ko na yung information. Yung email address kailangan lang ulitin ulit. So, 2 beses ine-enter yung email. Click ko tong next. I-review ng mabuti lahat na information. Kung sakaling may mali, click itong edit. Kapag okay naman na lahat, pwede na mag-proceed. And nung nireview ko nga yun sa akin, nalaman ko na may kailangan kong i-edit na information. So, click ko lang tong edit. And puntahan yung information na kailangan palitan. So, katulad nito, mali yung number na nabigay ko. At kapag okay na, dito sa pinakataas, i-click ulit ang save. At i-double check ulit lahat ng information. And finally, kapag na-review na lahat ng information, meron na rin dito ang appointment schedule. May date, may time, and kung saan na rin yung site. Click lang tong I'm not robot. And then, i-check lang to para makapag-proceed. So, dapat walang mali or else magkakaroon ng issue or magkakaroon ng possible delay tungkol dyan. So, proceed na tayo. Click ko tong confirm. Mamimili na tayo ng processing type. Either yung regular or yung special processing. Ito yung mas mabilis na process or yung pinapa-expedite. Let's say may urgent nga at kailangan na yung passport. Ito yung pwede nyong pilihin, 1,200. Pero, ang pipiliin ko is yung regular na lang. And then, payment method, pwedeng over-the-counter or pwedeng credit or debit card. And meron ditong kapag courier, you will be charged 150 pesos for this courier service. So sa akin, ang pipiliin ko is yung over-the-counter and then click ko lang tong pay now para makapag-proceed. Ito yung mga dapat tandaan o yung mga reminders tungkol sa pagbayad. Meron ditong English version at Tagalog. And kapag okay na, i-click lang tong I agree and proceed to payment.
And ito na yung information about sa over-the-counter. Merong 50 pesos for each kapag chinek ko tong view all transaction. Kada tao may charge talaga. So, close ko to. And kapag chinek nyo yung email ninyo, ito yung reference number. Itong reference number ang gagamitin natin para mabayaran to. And importante na dapat mabayaran natin to within 24 hours or else makakancel yung ginawa nating pag-book online. And dito sa payment information, kahit ang nakalagay dito is over the counter, pwede pa rin bayaran yung reference number or yung appointment natin online. Pwedeng gamitin ang GCash, Maya, or iba pang e-wallet. And yung mga tutorial videos or kung paano namin yung ginawa is andito na sa playlist sa baba. Pwede nyo i-search yung video na para sa inyo. And sana nakatulong tong video na to. Kung o, pakiclick ang like button. And see you sa mga next video. Bye-bye!